what's up mga ka-chubby? Andito lang po ang Chubbylicious na labay sa Chubby Lens. Anong Chubbylita sa inyo? At anong mga Chubbylita sa akin? And for today's video, papakita ko sa inyo kung paano natin na-upgrade si McCoy from 8.5 inch to 10 inch na tire. So shoutout na rin kay Doc Zion Raj sa binila natin ng tire. And as you can see, this is McCoy sa 8.5 inch na tire. So, without further ado, let's do it mga ka-chubby. Let's go! So the first thing I did mga ka-chubby is to remove my acrylic fender. Once I remove my fender, so makikita nyo may wirings tayo dahil nandiyan nakakabit yung ating tail light. Please be careful mga ka-chubby sa ating mga wirings. So what I did was I just cut a few inch of my wirings. So para at least makakabit ko ulit siya pagbalik ko ng fender. So yan yung itsura ng fender natin, acrylic. So yan, may tatak yan na ating YouTube channel na Chubby Lens TV. Okay, and that one yung module ng ating taillight. So yan yun. And the next thing I did is yung tanggalin ko yung axle cap natin. So, yung axle cap cover natin, and then andyan kasi sa ilalim yung pinaka bolt nung ating gulong. So, piliin nyo lang yung right size para dun sa screw natin, and then mabilis naman siya matanggal. Oops! May dinaan. And that's it mga ka-chubby. So, tanggalin natin. Next side ating axle cap. At ayun yung tornillo yung sinasabi ko. Ayan yung nakabit sa ating tire. So once na naalis yun na yung dalawang screw na magkabilang side, pwede nyo na siyang i-pull out like that. Ganyan lang kadali. So i-pull out mo lang siya. At ayan na ang inyong rear tire. So ito yung pinakamahirap na part sa akin. So first thing I did was to remove the air ng ating tire. So wala tayo ng normal na pang-inflate at pang-deflate. So tinusok ko lang din siya ng isang screw. So effective naman. So i-push mo lang yung button dun sa loob para ma-release yung air. So next step natin mga ka-chubby is removing the tire sa rim. So for me to do that, I need my magic spoon with my magic sandok. So yun mga ka-chubby, kung walang tayo ng medyo matigas-tigas na klase ng kutsara, so yan yung pang-aangkla natin dun sa tire para makuha natin yung all sides niya. So kailangan natin ma-push, ma-pull out yon lahat ng sides niya para lumabas siya sa rim. So medyo mahirap kasi matigas nga, pero konting diskarte lang nakuha din natin yan mga ka-chubby. So medyo nahirapan lang tayo dyan sa part na yan kasi nga sobrang sikit niya, sobrang tigas at ang mahirap pa dun. So hindi pa masyado natin na deflate yung gulong, so make sure na ma-deflate natin yung inner tube ng husto para mas mabilis natin tsaka mas malambot magiging kalalabasan ng tire natin. So na kailangan lang ng talagang mahabang pasensya rito sa procedure na to dahil talagang mauubusan ka ng lakas at pagkakawisan ka ng malagkit. So once nyo na separate nyo na yung rim sa tire, mahuhugot nyo na yung inner tube niya. So try nyo lang siyang hugutin para lumabas siya lahat, and that is the easiest way para matanggal mo yung tire sa inner tube.
And that's it mga kakabi. So yan na. Tanggalan natin sa wakas yung ating gulong sa rim. At ang ating inner tube, yan. Pagbuti mo lang ng bahagya. Nakakuha mo na yan. So, yan nga pala yung ating inner tube mga kachabi. So, nakailang patches na rin ang nagawa ko. So, 3 patches ang meron siya. Kalain mo yun, 3 patches. So, bago natin siya mapalitan. So, yan, naglagay din yung electrical tape dun sa pinaka-rim. Para medyo madulas din siya pag pumasok. Tsaka hindi masyadong magasgas. So, tingnan mo yung pagkakaiba mga kachabi. Ito yung 8. Tsaka yung 10 inch. Yan ang malaking pagkakaiba nila. Yung 10 inch is talagang pa-curve. While, yung 8 inches naman is pa-flat siya. So, nagko-curve lang siya kapag binomba na siya. So, at panginatay natin mga kachabi. Kabit na natin ang ating 10 inch sa ating rim. So, let's do this mga kachabi. Let's go. So first thing first, kailangan natin ilusot yung ating pito, yung valve. So ilagay natin din yung valve cup para mag-stay lang siya dun sa position na yun. And then, pasok na natin ang ating tire sa rim gamit ang ating mga magic spoon at ang ating magic na sandok. And there you have it mga kachabi. Finally, tapos na rin natin ang ating isang gulong. Ang nakakalungkot dito mga kachabi, puro sugat si Makoy. Tignan nyo, grabe, sobrang dami ng tama ni Makoy. Ano lang tayong gumawa nito, kaya hindi natin alam yung proper procedure. So let's do this mga kachabi. Inflate na natin yung ating tire. So, in-inflate ko lang ating gulong ng around 40 to 45 lang na PSI. Then after that, ready na siya para ikabit kay Makoy. So, same procedure kung paano mo siya tinanggal, ganun mo rin siya ikakabit. Meron diyang flat na side. Ayan, nakikita nyo. So, dapat yan nakalapat lang dun sa unahan. After that, check ang wheels kung talagang maganda and smooth yung pag-ikot niya. So, sa akin kasi medyo nagka-problema dahil nakaharang yung ating wire para sa rear light. Wire na nakausli. So, ayan yung ating wiring ng original tail light natin. So, kailangan natin yung maset aside. So, kailangan lang natin lagyan ng double-sided tape yan para hindi siya madaanan ng gulong natin. So, as simple as that mga kachabi, hindi na siya nakakasagabal ngayon dun sa pag-ikot ng gulong natin. So, hindi na siya babangga. Smooth na yung takbo ng ating gulong. So, then, balikan natin yung both side na screw ng ating rear tire. So just remove the sticker, like what I've done earlier, remove all the screws. We have, and for the screw that we have in the front wheel, we will be using the open wrench, size 18. So that's it, size 18. Ingat lang sa pagtanggal mga kachabi kasi sobrang higpit niya, baka masugatan kayo. Pagtanggal nung nut natin, so sa left side nung wheel natin is pa taas yung pagtanggal, and then dun naman sa right side ng wheel natin pa baba. So once na na-unscrew nyo na yung mga nut, make sure na nakahawa kayo dun sa tire natin kasi babagsak siya at mabigat siya. Sobrang bigat niya kasi nandiyan yung motor natin. So, yan na ating front wheel. Tanggal na natin mga kachabi. So, next step is i-inflate na natin yung ating tire. So,
same procedure sa ginawa natin sa rear tire natin. Gumamit tayo ng ating magic sandok para tanggalin ang ating tire. And now it's time for us to put our 10-inch tire sa ating front wheel. So same procedure lang tayo mga kasabi. Lagay natin yung pito ng ating inner tube sa ating rim. And then don't forget to put the cup dun sa pito natin para ma-hold niya yung ating pito. Hindi siya ma-dislocate. Next step, kailangan na nating lagyan ng hangin yung ating gulong. Then, after natin ma-inflate ang ating tire, so, ready na tayong ibalik ang ating front wheel sa ating scooter. Make sure to check your wheel kung smooth yung kanyang pag-ikot. Kapag okay na yan, ready na tayo para ibalik lahat ng ating mga screws and matighten na natin lahat ng mga nuts natin. So the last thing we need to do mga kachabi is to run our scooter. So try natin kung smooth siyang umiikot. So as you can see mga kachabi, maayos naman at smooth naman ang pagtakbo ng ating wheel. So, dito na natin tatapusin ang ating vlog for today mga kasabi. So, see you next video. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe to our channel. Don't forget to like and share our video. At i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa ating next video. So, see you mga kasabi. Good night. God bless. Bye.